sa mga kalsada na nag-aabang ng tulong gaya ng pagkain at malinis sa tubig ang mga sinalanta ng bagyong Samilaor, Camarines Sur. Pahirapan din ang pagbiyahe dahil may mga lugar na lubog pa sa tubig, kaya ang isang mag-anak tumawid sa maha para dalhin ang anak sa ospital. Nakatutok si Ian Cruz. Ilang araw na mula ng kasagsagan ng bagyong Christine sa Camarines Sur. Pero mataas pa rin ang baha sa bayan ng Milaor. Bangka ang transportasyon ng marami papasok ng mga barangay. Sa mga parte ng bayan na niraragasa pa rin ang baha, ay marami ang nasa second floor lang ng kanilang bahay. Tulad ni na Lola Rosita sa Balboro. Isang linggo na silang ganito at basa ang mga damit. Halos salat na ang pagkain at tubig. Pinapagkasya namin kahit kami matatanda, kaunti ang kainin. Basta sa mga bata, mayroon makain. Limang pamilya naman sina Catherine, nasiksikan din sa second floor ng kanilang tinutuloyang tahanan. Pinakamahirap daw aliwin ang mga walang muwang na bata. Naglalaro-laro po. Tapos pag may pagkain po, bigay ng mga ano. Pero may mga residenteng nakakapag-abang na ng rasyong tubig at pagkain sa tabing kalsada. Ano pa po kailangan nyo? Tubig, pagkain, lahat naman dito ganyan eh. Ganyan na sa Barangay Flor de Lis kung saan namin nakilala si Mang Edgardo. Dahil humupa ng baha at lumitaw na ang Maharlika Highway, sa gilid ng kalsada ang mistula nilang sala. Doon ang pinakain ng anak ni Mang Edgardo, ang apong si Samuel. Parang maalis naman sa tubig, parang may maupuan. Isang bayan ng Milaor sa maraming lumubog na sasakyan at mga motorsiklo sa kasagsagan ng pagtaas ng baha. Marami na nagkukumpuni ng mga sasakyan. Si Richard, hindi raw nananaga ng presyo bilang tulong na rin sa mga kapwa biktima ng pagbaha. 200 lang para mura lang, para hindi naman sila yung magastusan masyado. Tulong na rin. Sa bayan ng Kamaligan, Camarines Sur, nagpipigil sa paghihimutok si Nanay Emma Abarientos sa sinapit ng kanilang bahay at kabuhayan. Kahapon lang umunaw nakarating ang ayuda sa kanilang lugar. Lahat siya. Nalubog. Nalubog. Kawawa nga pati yung bahay ng anak kong isa. Nag-ibat din. Wala kami dito sa mga pagkain, mga damit namin lahat nakalubog. Itinuuna lang na mag-anak ang lakas sa paglalaba ng lumubog na damit na isinampay sa scaffolding ng sound system na isinalba ng anak. Isang linggo ng lubog sa baha ang maraming lugar dito sa Camarines Sur. Hirap sa sitwasyon ang mga residente, kaya naman umaasa sila na maririnig ng gobyerno ang kanilang mga hinaing para sa kanilang dagliang pagbangon. Ang ibang nasalanta, hindi pansarili ang hiling. Sana mabigyan ng tulong yung mga nasiraan ng bahay. Pati po yung mga palayan namin, lahat po nasira. Wala na po kaming inasaan ng kabuhayan. Papunta sa bayan ng Gainza, nakasalubong naman namin sa gitna ng baha ang mag-anak na ito. Kailangan daw isugod ang 8 buwang anak sa ospital, pero hindi umano natulong ang maihatid ng kinauukulan na sinisikap pa naming hinga ng pahayag. Sarap po ng buhay nyo. Sana po, paghandaan nyo naman natin yung mga kababayan natin sa mga ganitong sitwasyon. Baha pa rin sa bayan ng Gainza, pero sa bahagi ng kalsada kung saan humupa na ang baha, nagbilad na ng 100 sako ng nabasang palay si Mang Hilario. Sayang din eh, kisa pabayaan, kung may gustong pamigay na lang, kung may gusto. Yung iba, kung subukan namin kung pwede pa. Benta. Pero di na to, sa tingin ko, mahirapan na. Mahirap, pero kakapit sila sa anumang katiting na pag-asa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 oras. With fried rice man o champorado, talagang nakakatakam ng agahan pag may tuyo. At mas pinabilis pa ang paggawa niyan gamit ang air drying machine na binuo ng ilang computer engineering students. Tara, let's change the game! Panalong isaw-saw sa suka. O kakombo ng fried rice at champurado. Pero to achieve ang sarap na yan ng tuyo, kailangan ng 2 hanggang 3 araw ng preparasyon. But not anymore. It's down to only 11 to 12 hours ngayon. All thanks sa thesis project ng mga computer engineering students mula sa STI College Ortigas, Cainta.
presenting Dryfish, isang Arduino-based air-drying machine na kaya ring sukatin ang moisture at i-filter ang amoy galing sa mga isda gaya ng tuyo. Ang proyekto, masusing kinonsulta ng grupo sa isang local tuyo producer mula sa Hagonoy, Bulacan. During our interview po is nalaman po namin na hindi po pala dapat ma-expose yung isda sa ulan. And kailangan din po na consistent na maarawan yung isda para matuyo po siya agad. So, yung next problem tuyo is yung mga peste daw po doon sa tuyuan niya. Dahil open area nga daw po. And lastly po, ang sabi po niya is dahil nga daw po traditional yung ginagawa nila, yung pag-determine daw po nila kung kailan pwede nang i-retrieve yung isda or tuyo na po ito is through manually lang po. Hinihipo lang po nila. Binubuo ito ng dalawang drying rack. Dito natin ilalatag yung mga sariwang isda at papatuyuin. Tapos sa loob niyan, meron tayong heating rods at saka fan para mapabilis yung pagpapatuyo dito sa mga isda. Lahat ng components para sa produksyon ng tuyo, abay all in dito. Umabot po kami dyan ng 3 to 5 months. Alam niyo ba mga kapuso, itong Dryfish meron siyang real-time probe moisture sensing na susukat hanggang sa umabot sa target moisture yung mga pinapatuyong isda. At nandito naman sa taas para i-contain ang odor na lumalabas sa ating mga fish. Ito yung kanilang exhaust. For now po, 2 kilos pa lang po yung pwede namin isalang. Mm-hmm. Pero hopefully in the future po is maparami po namin siya at mapalaki pa po. Para simulan ang drying process dito sa Dryfish, magsisimula ito pag pinindutan natin. Long press itong red button sa may gilid. Tapos kung gusto nating ma-monitor kung nasa ang step na ba itong Dryfish, meron siyang light indicators dito sa may gilid. Crispy, masarap at tamang-tama ang pagkakatuyo ng mga isda dito sa Dryfish. Tiyak na marami itong matutulungan, papadaliin niya ang proseso at syempre, mabuboost din niya ang local livelihood dito sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Isolated pa rin ang ilang lugar sa bansa dahil sa tinding baha o sirang kalsada dulot ng bagyong Christine. Pero ilan sa mga yan ang napasok na ng GMA Kapuso Foundation at nahatira ng tulong dahil po sa ating pagbabayanihan. Bilang kailangan po namin ng pagkain po dito. Sa bigas yung dating 48, 49, ngayon po pinakamababa 60. Ilan lang yan sa mga hinaing na mga residente ng Barangay Pantao sa Libon sa Albay. Isolated kasi ang kanilang lugar matapos gumuho ang lupa sa apat na kalsada dulot ng bagyong Christine. Walang makapasok na sasakyan. Itong kalsadang ito is going to the town proper of Libon. Then yung sa kabila, pwede rin lumusog doon ng Piduran. Iilang tindahan na lang din ang nagbebenta ng bigas. Papayagan ko po silang lahat na bibili sila ng isang sako. Ang mangyayari po ma'am, hindi po lahat makakakain. Hanggang ngayon, isolated din ang barangay Panoy Poyan sa Bula, Camarines Sur. Malalim pa rin kasi ang baha kaya hindi pa rin makatawid ang mga sasakyan. Kaya ang relief goods ng GMA Kapuso Foundation mula Maynila, agad nating inilipad patungong Albay sa tulong ng Cebu Pacific Air. At sa kauna-unahang pagkakataon, narating ng GMA Kapuso Foundation ang isolated na barangay Pantao at Panoy Puyan. Sakay ng presidential chopper na pinahiram ng Malacanang para sa relief efforts at sa pakikipagtulungan ng 9th Infantry Division Headquarters, matagumpay po nating nahatira ng tulong ang nasa 2,286 families. Yung mga prioridad natin ay yung mga kalsada o mga lugar na hindi naaabot ng mga sasakyang pang lupa. Nagkukulang na sila ng mga pangunahing pangailangan nila, lalo na yung sa pagkain at tubig. Baka po naisin yung tumulong. Tumatanggap po ang GMA Kapuso Foundation ng mga donasyong pagkain at iba pang gamit para sa cash donation. Maaari din pong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank credit cards.
Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happening. Kumatok na ang bago nating kapitbahay na si Mikey Quintos para maghatid ng nakakatakam na lutong bahay sa GTV. Iba't ibang food content creators ang makakakulab niya. At tampok dyan ang easy to make recipes na kayang-kayang lutuin sa mismong kusina ng ating mga tahanan. This is a type of show na sa tingin ko mag-i-enjoy silang makasama habang nagluluto sila. Dito may flavor ng iba-ibang klaseng kwentuhan. Merong tawanan, iyakan, tapos may takot din. I think that's one of the unique parts about this. Isang deserved na surprise ang nakuha ni Kapuso primetime queen Marian Rivera mula sa GMA Executives. Dahil yan sa patuloy na success ng kanyang pinagbibidahang pelikula na Balota. Present dyan sina GMA Network Senior Vice President Annette Gozon Valdez, GMA Entertainment Group Senior Vice President Lilibeth Razonable, at GMA Vice President for Drama Cheryl Ching Si. Damay na rin sa reklamong qualified human trafficking si Attorney Harry Roque kaugnay sa ni-raid na pogo sa Porat, Pampanga. Inihain ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at PNP-CIDG ang Supplemental Complaint Affidavit laban kay Roque at dalawa pang opisyal ng Lucky South 99 at ng Whirlwind Corporation. Kalakip ng reklamo ang affidavit ng opisyal ng PAGCOR kaugnay sa umunoy meeting nila noon ni Roque kasama si Lucky South 99 Representative Cassandra Leong. Ayon sa affidavit, ilang ulit umanong nag-follow up sa opisyal ng PAGCOR si Roque para sa aplikasyon ng renewal ng online gambling license ng Lucky South 99. At dahil dito, maaari umanong isama sa gumugulong na preliminary investigation si Roque at ang dalawa pang bagong respondent. Pero giit ni Roque, gawa-gawa lang ang reklamo at wala siyang kinalaman sa operasyon ng mga pogo. Gayunman, haharapin niya anya ang reklamo. Inakusahan ni Police Colonel Hector Grijaldo Jr. ang dalawang co-chair ng Quadcom ng Kamara na pinagsinungaling siya kaugnay ng umunoy reward system sa Duterte drug war. Sinabi niya yan sa pagharap niya sa Senado. Kung Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Kung Abante asked me how many years do still I have with the PNP, I answered, I still have 4 years before my retirement. Then he made a remark, pwede ka pang maging general. Gusto nilang magsisinungaling po ako, Your Honor. Ayon kay Grijaldo, naroon din ang dalawang abogado ni retired Colonel Royina Garma nang kausapin siya ng dalawang mababatas. Paglilinaw niya, wala siyang alam tungkol sa umunoy reward system na ibinunyag ni Garma. Sa isang pahayag, tinawag na kasinungalingan ni Congressman Dan Fernandez ang pahayag na yan ni Grijaldo. Ayon kay Fernandez, pinatawag si Grijaldo dahil ayon umano kay Garma, kaya niyang suportahan ang kanyang pahayag tungkol sa reward system. Pero nang sabihin umano ni Grijaldo na wala siyang alam tungkol dito, di naman umano siya pinilit. Tinawag din ni Fernandez na pagdidiscredit sa komite ang mga pahayag laban sa kanila. Pinabulaanan din ni Congressman Benny Abante ang mga alegasyon. Wala umano siyang pinilit na pumirma sa anumang affidavit. Kapalit ang posibilidad ng promotion. Sa pagdinig ng Senado, pinabulaanan din ni Irmina Espino alias Muking ang alegasyon ni Garma laban sa kanya. Ayon kay Garma, si Espino na noy Assistant Secretary sa Presidential Management Staff ang naglalabas ng pondo para sa pabuya. Umarap din sa pagdinig ang mga naging PNP Chief sa Duterte Administration na sina Retired Police General Archie Gamboa, Retired Police General Debold Sinas at Retired Police General Vicente Danao Jr. Itinanggi nila at ninuoy PNP Chief na si Senador Bato de la Rosa na nagkaroon umano ng briefing sa pagitan nila at ni dating Colonel Edilberto Leonardo tungkol sa drug situation ng bansa bago sila maging hepe ng pulisya. Wala pa rin klase o walang face-to-face classes sa ilang lugar dahil pa rin sa iniwang pinsala ng Bagyong Christine. Sa mga bayan ng Lemery at Laurel sa Batangas, walang pasok sa lahat ng paralan anumang level hanggang October 31.
Yan ay para maisaayos sa mga classroom doon sa ibang bayan at lungsod sa Batangas. Online classes lang at wala munang face-to-face classes hanggang October 31. Sa Laguna, wala ring face-to-face classes sa Calamba at San Pedro hanggang October 31. Suspendido rin ang face-to-face classes hanggang October 30 sa mga pampublikong paaralan sa bayan ng Noveleta sa Cavite. Wala naman pasok ang lahat ng antas sa bayan ng Libon sa Albay hanggang November 3. Sa birthday week special ng Fast Talk with Boy Abunda, buwana manong nakapanayam ni Tito Boy si Catherine Bernardo. At tila naging open book ang Hello Love Again Star sa usapin ng pag-hello muli sa pagmamahal. Makichika kay Larson Chago. Catherine, yes or no, are you ready to fall in love again? Yes. Ready na siya, yes. Diretsahan at walang pigil na inamin ni Catherine Bernardo na she's ready to say hello, to love again. Sinabi yan ng Hello Love Again star sa kanyang first ever guesting sa Fast Talk with Boy Abunda, kung saan napag-usapan din ang kanyang past relationship. Naging open din si Kat sa kanyang past relationship na tumagal ng 11 years na malaking bahagi kung sino siya ngayon. Pero kung may advice man siya to herself 11 years ago, sabihin ko, you know, ayoko itong pangunahan. I want you to experience all these emotions, all these things. Kasi it's gonna be a big part of your growth. Pero sa bawat goodbye na masakit para kay Cass, I think I hate goodbyes. Personally, I don't like goodbyes. It's not sad. There's a beautiful hello na dapat i-look forward. Hello, I'm open to new chances, I guess, new beginnings. Sa November 13 na, mapapanood sa mga sinihan ang Hello Love Again with Alden Richards. Pero pag-amin ni Cass, dati pa siyang hesitant sa continuation ng kwento ni na Joy at Ethan. And for me, I would like to leave it as it is. Like Joy and Ethan, nag-end na yung love story nila. Parang iwan na natin yun. Nakakatakot man daw sundan ang Hello Love Goodbye, may mga katanungan pa rin dapat masagot na dapat abangan ng mga kapuso. Lar Santiago, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga buhay na mano kong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Iya! Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Mga kapuso, 58 days na lang, Pasko na! Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.